Good day, Sir Mark, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Isa po ako sa palaging nakasubaybay sa mga kwentong katatakutan na nagmumula sa inyong channel. Kaya naman ay nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong ako ay buntis pa lamang sa bunso kong anak na si Yana. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Hilaria, tubong Tagbilaran, Bohol. At dito din nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Alam naman siguro ng lahat na kapag isa kang buntis, ay talagang kahit na 10 oras ng gabi, ay hindi mo talaga mapigilang manghingi ng pagkain. O kaya naman ay kung ano na lang ang maisipan mong kainin, ay hindi pwedeng hindi mo ito matikman. Dahil ayon sa mga nakakatanda sa aming lugar, maari daw itong maging dahilan ng pagkakalaglag ng bata sa sinapupunan kapag hindi na ibigay ang gusto ng buntis. Kaya naman kahit ano talaga ang hingin ko sa asawa ko, ay pilit niya itong ibinibigay sa akin. Ngunit hindi ko lubos akalain na magiging dahilan pala yon para maranasan ko ang kahindik-hindik na tagpo sa tanang buhay ko. Namuntik ko ng ikapahamak. Taong 2001 nang mangyari ang karanasan kong ito. Kasalukuyang may bagong lipat sa aming baryo na mag-asawang matanda na sina Nanay Rita at si Tatay Ben. Sapagkat ayon sa mga ito ay pinatira sila ng kamag-anak nila doon upang bantayan ang bukirin nito na puno ng iba't ibang mga pananim. Malapit lang kasi sa amin ang bahay ng dalawang matanda, kaya naging malapit kami sa kanila. Ilang minuto lang din ang lakaran ay mararating na ang bukirin ng kamag-anak nila. Mabait naman ang mga ito dahil palagi silang nagbibigay ng ulam at kung ano-ano pang mga pagkain at prutas sa amin na nanggagaling sa sakahan na binabantayan nila. Magilaw din sila sa anak kong panganay sapagkat hindi nagkaroon ng anak ang mga ito. At palagi rin akong pinaaalalahanan ng mga ito na huwag maglalabas ng bahay kapag hapon na dahil nakakasama yun sa akin. Lalo at nasa 2 buwang pagdadalang tao pa lamang ako. Para na rin daw umano sa kaligtasan ko at ng aking anak. Ngunit kahit ganun pa man, ay hindi naman ako mapapaniwalaing tao. Kaya nang sabihin nila sa akin na dapat magdobli ingat ako dahil mabango ang buntis sa mga nilalang na aswang, ay pinagsawalang bahala ko na lamang yun at hindi na pinansin pa. Sa isip-isip ko kasi ay bakit sa panganay kong anak eh hindi ko naman naranasang aswangin. Mula bata pa lamang din ako ay panakot na yon ng mga magulang ko at nakakatanda sa baryo namin. Ngayon pa ba ako maniniwala na matanda na ako at may sariling isip na? Pero kahit ganun ay hindi ko naman ipinapakita sa dalawang matanda na hindi ako naniniwala sa kanila. Siyempre kapag ganun kasi ay wala kang respeto na ito sa mga nakakatanda. Kaya naman sinang-ayunan ko na lang ang mga ito. Kahit sa kabila nun ay hindi ko ginagawa ang mga bilin nila. Isang umaga, habang nag-uusap kami ni Nanay Rita sa may bakuran, ay may nakita akong naglalako ng isda. Kaya natakam ako at naisip kong nais kong gumawa ng kilawing isda. Sapagkat nangangasim ako, at gustong-gusto kong kumain noon. Dahil sa noong mga nagdaang buwan ay gustong-gusto kong makakain ng maasim. At sa tingin ko ay pinaglilihian ko ang kilawing isda. Lalo na kapag napakarami nitong kalamansi at naluluto na sa suka. Kaya ang ginawa ko ay tinawag ko yung matandang lalaki na naglalako ng isda. At gusto kong bumili ng 1 kilo. Nang makita kong sariwa pa ang mga isda nito, kaya mas lalo akong natakam
lalo na nang makita kong meron siyang dilis na madalas talaga naming ginagawang kilawin. Habang nagkikilo ng isda ang matandang lalaki, ay tinanong ko si Nanay Rita kung bibili din ba siya ng isda. Ay nako, Neng, hindi na, at may ulam pa kaming gulay sa bahay. Tugon ni Nanay Rita. Sige Nanay, ako na po ang magbabayad. Total, binigyan mo naman ako ng gulay kahapon. Masarap din po itong sabawan. Pamimilit ko kay Nanay. Nang balingan ko ulit ng tingin ang nagtitinda ng isda, ay nakita ko itong panayang punas nito sa bibig at hindi mapigilang tumulo ang laway nito. Naisip kong mabuti na lang at hindi sa isda yon tumulo, dahil bigla niya naman itong iniiwas. Nang makapagpakilo na rin ako ng isda para kay Nanay Rita, ay kaagad naman na akong nagbayad dito. Pagkaabot nito ng isda, nagulat na lang ako dahil sa bigla itong nagtanong kung ilang buwan na ang nasa sinapupunan ko. Kaya napakunot ang noo ko at napaisip na paano nito na lamang buntis ako. Samantalang wala naman kaming pinagkwentuhan ng asawa ko, kundi ang mag-asawang kapitbahay lang namin na si Nanay Rita. Bahagya pa akong napatingin kay Nanay Rita na nagtataka. Subalit sa palagay ko ay hindi niya narinig ang tinanong sa akin ng matandang lalaki, dahil walang reaksyon si Nanay sa mukha niya. Ilang segundo pa ang nakalipas ay nag-aantay talaga ang matanda sa sagot ko. Kaya naman ngumiti na lang ako dito at sinabing magtatatlong buwan na. Nakita ko namang gumuhit ang nakakakilabot na mga ngiti sa labi ng matanda at napatango-tango itong naglalakad na paalis. Nasipat ko pa nga ang sarili ko at tinignan kung halata na ba ang tiyan ko at papaano nalaman nung matanda na buntis ako. Nang makita kong medyo umbok na nga ang bandang puson ko, ay pinagsawalang bahala ko na lamang yun. Nang maibigay ko na kay Nanay Rita ang isdang nabili ko para sa kanya, ay nagpaalam na rin itong uuwi na siya. Pumasok na rin naman ako sa loob ng aming bahay para ihanda ang kikilawin ko. Dahil sa wala akong pansahog ng kinilaw ay inilapag ko muna sandali ang isda sa lamesa at bumili sa tindahan ng mga sangkap ng gagawin ko. Pagbalik ko ay nasa mesa na ang pusa namin na nakadapa at parabang may kaaway ito sapagkat umaangil ito. Nang makita ko yun ay napaisip ako kung sino ba ang kaaway ng pusang ito, sapagkat wala naman itong kaharap sa lamesa kundi ang isdang nilapag ko sa mesa upang gagawin kong kilawin. Sa pag-aakala kong kakainin ito ng pusa ay nagmadaling binuhat ko ito at inalis sa lamesa. Kaya ang ginawa ko ay tinabi ko na muna ang ulam sa lamesa at tinakpan ito. Nagtungo ako sa bahay ng mag-asawang matanda upang manghingi ng kalamansi. Wala kasi akong nabili sa tindahan. Magilo naman akong sinabihan ni Nanay Rita na pumitas na lamang ng kakailanganin ko sapagkat marami na ring bunga ang kalamansing tanim nila sa bakuran. Sandali pa itong nagtanong kung ano ang gagawin ko sa kalamansi. Sinabi ko naman dito na ilalagay ko yun sa kilawin sapagkat matagal na akong natatakam ng isdang kinilaw. Nagpresenta naman si Nanay Rita na siya na ang gagawa ng kinilaw sapagkat dati silang may kainan at gusto niyang ipatikim sa akin kung papaano siya magtimpla nito. Dahil sa narinig ko ay mas lalo akong natuwa sapagkat tiyak kong masarap magluto si Nanay Rita. Agad na kaming tumungo sa bahay. Pagkadating namin ay kaagad kong nilinis ang isda habang si Nanay ay ginagayat ang mga sangkap na isasahog namin.
Nang mailapag ko sa mesa ang isdang dilis, ay pinanood ko na lamang si nanay kung papaano niya ito gagawing kinilaw. Habang hinuhugasan niya yun ng suka ay tahimik lang ako. Nang sa ganun ay sa susunod na gagawa ako ng kilawing isda, ay alam ko na ang proseso ng paggawa nito. Maya-maya pa ay inutusan ako ng matanda na maghiwa na ng kalamansi para ipiga niya na yun sa isda. Kaya kaagad ko naman yun sinunod. Pagkatapos kong maghiwa ay iniabot ko na yun kay Nanay Rita. Kaagad niya naman yun piniga sa isda. Kasalukuyang nasa ikatlong patak na siya ng kalamansi. Nang biglang nakaamoy ako ng isang napakabahong amoy. Na animoy may nabubulok na patay at amoy imbornal. Kaagad akong napatakip ng ilong ko at hinanap kung saan nang galing ang amoy na yon. Nanlaki ang mga mata ko at nanindig talaga ang mga balahibo ko nang makita mismo ng mga mata ko ang kaninang isda na pinipigaan ni Nanay Rita ng kalamansi ay biglang naging mga daliri ng tao. Iba't iba ang sukat ng mga ito at nakikita ko pang ang may daliri ng bata o sanggol. Sobra-sobra talaga ang takot at kabog ng aking dibdib ng mga sandaling yun. Kaagad din namang napaatras si Nanay Rita nang makita niya yun at napasign of the cross ito. Diyos mio, patawarin ng Panginoon ang may gawa nito. Bulalas ni Nanay Rita. Nakita ko pang may mga naglalakihang uod na gumagalaw sa kaninang inakala kong dilis na isda nang suriin ito ng maigi ni Nanay. Ayon nga sa matanda ay hindi tao ang may gawa noon kundi isang aswang na ang pakay nito ay mangyanggaw ng tao. At nagkataon na ako ang nagustuhang yang gawin ng aswang na yon. Kaagad na ibinalot yun ng matanda sa plastik at saka binalutan pa ng kulay itim na tela. Pagkatapos ay sandali itong lumabas upang ibaon sa lupa ang karne ng tao. Habang ako ay hindi ko na napigilang masuka. Kaya napatakbo ako sa labas ng pintuan at doon ay tuluyan na akong nasuka. Pagkabalik ni Nanay Rita sa bahay, ay kaagad siyang nagsiga sa lutuan namin at kumuha ito ng baga ng kahoy na umaapoy na ito. Inilagay niya yun sa bao ng nyog na panggatong din namin. Nakita kong may dinukot siya sa bulsa niya at inilagay sa nagbabagang uling. Dahilan para umusok ito at naamoy ko ang samyo ng kamangyan. Iniikot niya ito sa loob ng bahay namin habang bumubuka-buka ang bibig niya na sa palagay ko ay nag-uurasyon ito. Nang matapos niyang gawin yun ay tinanong ko siya kung para saan ang ginawa niya. Ayon naman dito ay pangontra yun sa mga masasamang nilalang dahil sigurado siyang babalikan ako ng aswang na yun sapagkat hindi nangyari ang nais nitong pangyayanggaw sa akin. Inutusan niya rin akong magmadali ng magbihis ng kulay itim na damit. Nang sa ganun ay hindi daw makita ng aswang ang pinagbubuntis ko. Naguguluhan man ako at hindi masyadong naniniwala sa mga sinasabi ni Nanay Rita. Ay kusang kumilos ang katawan ko para sundin ang mga sinasabi nito sa akin. Matapos kong makapagbihis ng bestidang itim, ay may ibinigay din ito sa akin na kulay pulang tela na may laman sa loob. Ayon dito ay huwag kong bubuksan yon sapagkat proteksyon yon laban sa mga masasama. Ilagay ko lang daw yon sa bulsa ko palagi. Binigyan niya rin ako ng proteksyon sa anak kong panganay na kasalukuyang kasama noon ng kanyang ama sa palengke. Ipasuot ko din umano yon kapag nakauwi na ito sa bahay namin. Nang araw ding yun ay doon ko lang napag-alaman na may kaalaman pala sa pagiging albularya si Nanay Rita.
Ngunit hindi ito nang gagamot at para lamang sa pansarili at pamilya niya ang kaalamang taglay niya. Dahil pamilya na ang turing niya sa amin at napalapit na sila ng kanyang asawa, ay hindi na ito nagdalawang isip na tulungan ako. Laking pasasalamat ko naman sa kanya noon bago siya umuwi. Dahil kung hindi dahil sa kanya ay baka nakakain na ako ng pagkain ng aswang. Kinagabihan, habang nakahiga na kami ng asawa ko, ay may bigla na lang bumagsak sa bubungan namin. Kaya napatayo kami ng asawa ko at tinignan kung ano ang lumapag sa bubungan namin. Sapagkat napakabigat nun, na parabang isang bugkos ng nyog ang bumagsak doon. Ilang sandali pa, ay nakita kong may isang tao ang nakatayo sa di kalayuan sa bahay namin. Bahagya ko pa itong tinitigan upang mapagtanto ko kung talagang tao ba ito, sapagkat nakikita kong para itong isang aso na nakatayo. Nang masanay na sa dilim ang paningin ko, ay nakita kong aso nga ang anyo ng mukha nito at tao ang katawan na puno ng balahibo. Nang mapagtanto kong hindi na maganda ang nangyayari sa mga sandaling yun, ay nakaramdam na ako ng kaba at takot. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng may biglang pumapagaspas sa may bintana namin. Kasunod nun, ay nakakarinig ako ng tunog na parang pato. Kaya napahawak ako sa asawa ko habang sinisilip namin sa maliit na butas kung nasaan ang tunog na yon. Nakakatakot at nakakakilabot kasi ang huni nun. Nasigurado akong hindi normal na pato ang naririnig ko. Habang nakasilip kami sa butas, ay bigla na lang kaming napaatras nang may nakita kaming kulay pulang mga mata ang nakasilip din pabalik sa amin. Kaya napasigaw na lang ako habang humihingi ng saklolo. Kaagad naman yun umalis sa pagkakasilip at lumipad pa itaas habang naririnig namin ang tunog ng wakwak. Kaagad na kinuha ng asawa ko ang itak at inihampas yun sa pader para paalisin ang aswang na umaaligid sa bahay namin. Subalit mas lalo pang nanggagalaiti ang aswang at patuloy pa rin ito sa pagpapaikot-ikot sa bahay namin. Napayakap na lang ako sa anak kong panganay habang nagdadasal na sana ay umalis na ang aswang na yon. Hanggang sa may naririnig kaming sumisigaw sa labas ng bahay, kaya kaagad naming sinilip yun sa bintana. Nakita naming si Nanay Rita at Tatay Ben ang naroroon at kasalukuyang nakikipagbuno sa dalawang aswang ang mga ito. Hindi mo talaga aakalaing may kaidaran na ang dalawang matanda. Dahil kung makipagtagisan pa ang mga ito sa aswang, ay napakaliksi pa nila. Kaagad nang lumabas ang asawa ko upang tulungan ng mag-asawa. Hawak-hawak ni Nanay Rita ang buntot ng pagi habang inihahampas yun sa aswang na lumilipad. At ang asawa ko naman ay binabato ng mga asing hawak niya ang isa pang aswang. Kilala kita, tanda. Kapag hindi mo tinigilan ang pamilya ng kapitbahay ko, ay susugurin kita sa bahay niyo at susunugin ko ang bahay niyo kasama kayong dalawa. Wika ni Tatay Ben habang dinuduro ang aswang. Kaagad namang umalis ang mga aswang na parabang natakot ang mga ito sa sinabi ni Tatay Ben. Hanggang sa nawala na ito sa paningin namin. Agad na pinatuloy ko ang mag-asawang matanda habang ginagamot ang mga kalmot ng mga ito sa braso. Doon ay nagkwento sa amin si Tatay Ben na isa siyang albularyo at kaya sila lumipat sa baryo namin ay napatay nila ang isa sa mga angkan ng aswang na nakalaban nila ngayon. Kaya pala gustong mangyanggaw ng mga ito at magkunwaring nagbibenta ng isda upang magparami ng lahi. Mabuti na lang at naroon ang mag-asawang si Nanay Rita at Tatay Ben. Kaya nailigtas kami sa kapahamakan.
Matapos ang pangyayaring yun, ay naniniwala na talaga ako sa mga nilalang na aswang. At sinusunod ko na rin ang mga pamahiin ng nakakatanda. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Mark. Maraming salamat po sa mga solid kasandatang nakinig sa kwento kong ito. Muli po, maraming salamat. Thank you.